Ganun ka-extensive ang ating aminado si health spokesperson Maria Rosario Vergere na hindi pa malawakan ang ginagawang genome sequencing sa Pilipinas. Nakatuon kasi ang sequencing para sa mga may malalang uri ng sakit o yung mga nagkakasakit sa mga lugar na kahina-hinala ang bigla ang pagtaas ng kaso ng COVID. Dahil dito, hindi masiguro ng ehensya kung wala pang bagong recombinant sa bansa. Pero kailangan kapag kaganyan, we also need to analyze and assess, no? Ano ba yung karakteristik ng sinasabi nitong XE na variant? Ang sinasabi po ngayon ng WHO at saka ng ibang mga bansang nakaka-experience nito, nasabi nila yung growth factor nitong XE is about 10%, no, compared to the BA.2 which is currently circulating in the Philippines. So if that is the case, makikita natin na sinasabi niya mas magiging transmissible siya kumpara sa BA.2. Kaya naman paulit-ulit ang paalala ng mga eksperto, huwag isantabi ang pagpapabooster kontra COVID. Aminado rin ng DOH na kailangan talagang pag-usapan ang ilang mungkahing baguhin ang kahulugan ng salitang fully vaccinated. Sa ngayon kasi maituturing na fully vaccinated ang isang tao kung nakatanggap na ng dalawang dose ng bakuna o isa naman kung Janssen ang itinurok. Kung isasama kasi ang pagkakaroon ng booster dose para maituring na fully vaccinated, may mga lugar na mawawala sa listahan ng nasa alert level 1. For the alert level system, you need a fully vaccinated target of individuals that you need to attain so that you get to be de-escalated. If we shift to this kind of red definition, the alert level system will be affected. Therefore, a lot of areas will be escalated to alert level 2. Dagdag ni Vergere, imposible ring maabot sa ngayon ang herd immunity, lalo't may ilan na posibleng bumababa na ang immunity laban sa virus. Ang magandang balita naman, walang naitalang severe o critical ang sakit mula April 4 hanggang 10 at nananatiling low risk din ang healthcare utilization ng bansa. Rafael Bosano, ABS-CBN News.